there are only three things na pwedeng mangyari sa buhay natin. Ito yung sinabi ko sa inyo kanina. What if we die early? So my passion and mission is to share the importance of financial education to everyone. Sa training na ito, matutunan natin yung secret to saving and building your future. So ito yung title na yan. So how to retire without burdening our kids. So dito matutunan din natin kung paano natin mag-retire na hindi natin kailangang manghingi ng tulong sa mga anak natin. Hindi na natin kailangang maging pabigat sa kanila. Okay? So building your solid financial education. So I want to share sa iyo ang basic financial concepts at very powerful product para makatulong sa iyo how to jumpstart and build your solid financial foundation. So building a solid financial foundation ay like a building a house, you must build from the ground up. So pinakauna pala, para magkabuo tayo ng financial foundation, solid financial foundation, dapat meron tayong health care, short term care at long term care. Yan, life insurance, eliminate debts, emergency funds, at saka last na yung investment. So mamaya ay explain ko sa inyo na meron palang isang product na meron na siyang investment, healthcare, at life insurance. So ito yung strategy to having a money. Basic financial concept to siya. So how to make money, how to manage your money, how to minimize your money, and how to maximize your money. So first is how to make money. Ayon kay Robert Kiyosaki, to make money is dapat meron, kadalasan ay nasa type na ito sa empleyado. Okay? Nasa employee quadrant tayo. Sa halimbawa ako, andito ako sa ibang bansa, so nagtatrabaho ako, at meron akong kumpanya na pinagtrabahoan. So ang tawag sa akin ay employee. So kumikita ako dahil kapalit yung oras ko. Ganun. Self-employed, ito naman yung hindi na sila, wala silang boss, kundi sa boss nila yung sarili nila. So ino-offer nila yung services nila, yung talent nila, yung skill nila. Yun yung self-employed. So business owner, ito yung mga siguro entrepreneur, ito na yung mga entrepreneur, business owner. So meron na silang system na trabaho para sa kanila, at business owner, merong mga tao na nagtatrabaho na para sa kanila. So kung makikita sila, parang marami silang oras kasi binayaran nila yung mga tao para kumita ng pera para sa kanila. So investor, kumikita sila ng pera. So money working for them na, kasi siguro nakapag-invest na sila noong magtatrabaho sila. So pwede tayo, lahat ng ano na yan, yung lahat ng quadrant na to, E quadrant is pwede siya maging investor, self-employed pwede maging investor, business owner pwede maging investor. So dapat ito yung gagawin natin na mag-save tayo para merong pera magtatrabaho para sa akin, sa atin balang araw. Okay? So next is pag alam na natin paano i-manage yung pera natin, paano tayo kumita ng pera, dapat alam natin kung paano i-manage yung pera. Kasi kung wala tayong kita, wala tayong income, wala tayong i-manage. Okay? So simple lang yung formula para ma-manage yung pera natin. So tamang formula, ito yung basic formula na ginagamit ng karamihan. So income, babawas natin yung savings, ang natitira yun na yung expenses. So pag-manage ng pera natin, dapat na alam natin kung ano yung mga expenses natin sa araw-araw, sa isang buwan, magkano yung nagagastos natin. Sa savings naman, alamin natin dapat na sulat natin o alam natin kung ano yung goal natin, bakit tayo magsisave.
So, yung income naman is depende kung meron kang extra income or umaasa ka lang sa isang income mo, which is pagiging empleyado. Okay? So, dito sa expenses, example para malaman nyo kung ano yung mga isusulat natin dito ay ito yon. Mga expenses natin sa araw-araw, ito yung food, tapos sa bahay, kung may nag-boarding house ka o nagbabayad ka ng bahay, umuupa ka. So, kuryente, internet, tubig, pamasahe. Kung may bisyo ka, sigarilyo, alak. Tapos, yung natitira, kung may natira, ilalagay natin sa savings natin. Okay? So, savings naman ay mayroong tatlong dahilan kung bakit kailangan nating mag-save. Okay? Tatlong dahilan bakit kailangan nating mag-save. Una is kailangan natin ng emergency fund. So, emergency fund, ito yung magkakaroon tayo ng sakit. Kung sakaling magkasakit tayo, dapat meron tayong pera makuha. So, may calamity o pandemic o nawalan tayo ng trabaho, at least meron tayong pera na makukuha para panggastos natin sa araw-araw. So, emergency fund is 3 months to 6 months po ng ating income ay dapat nakalagay yan sa bangko o sa wallet mo o saan mo nilagay yan. Basta in case na merong kailangan mo ng pera pampagawa ng bahay o pang bili ng gamot o nawalan ka ng trabaho, meron kang ma-withdraw agad. So, nababagay na ilagay mo yung emergency fund mo sa bangko. So, pangalawa, kailangan nating mag-savings is dahil sa investment. Investment, ito na yung mag-invest tayo para balang araw mayroong pera magtatrabaho para sa atin. Okay? Para sa retirement fund natin at money working for us when we retire. Next is our goal. So, ano yung mga goals natin dapat kailangan pala nating mag-ipon, pag-iponan yan. Halimbawa, kung gusto mong pumunta sa Boracay, gusto mong pumunta sa Disneyland, gusto mong magkaroon ng kondo, gusto mong makapag-quit sa trabaho, ito yon, kailangan mong mag-ipon. Goals kung magkano yung dapat mong maipon, no? So, kung gusto mong karoon ng isang kondo unit, so malaki-laki yon, kailangan mo ng goals para alam mo kung magkano yung dapat na isisave mo. So, yan yung mga tatlong bagay kailangan na, bakit kailangan nating mag-save. Okay. So, ito pa, to secret to make good people rich. Ito yung na-discover ko kay Bo Sanchez, the abundance formula. Ito yung 120-70. So, sabi ni Bo Sanchez nito, we must pay God and yourself first. Tama nga naman. Kasi si God nagbibigay sa atin ng blessing, binibless niya tayo, bigyan tayo ng good health at yan, i-bless niya tayo at mga familia natin, family natin at mga kaibigan natin. At the same time, kailangan nating bayaran yung sarili natin dahil tayo yung nagtatrabaho. So, tayo nagtitiis, tayo naghihirap. So, dapat meron din tayong sweldo para sa sarili natin. So, 100% minus 10%, ito yung para kay God, ito yung tithes. 20% para sa ating savings. 70% sa ating mga expenses. So, now, dito naman tayo sa minimize your money. Minimizing your money is parang protektahan natin yung savings natin in case na mayroong mangyaring masama sa atin. So, dalawang klase na paano i-minimize yung pera natin. Ito yung accumulation. Ang pangalawa is creation. So, accumulation, for example, meron kang nag-save ka ng 2,500 per month. So, sa loob ng 12 months, meron kang 30,000 pesos savings sa isang taon yan. So, dito naman sa creation, ito yung accumulation, ito yung iniipon mo per month, okay?
So nag-iipon ka kada buwan ng 2,500 pesos. So sabihin natin iniipon mo yan sa bangko, sa savings. Saving, para savings mo meron ka 30,000. So itong creation, ito yung nagbabayad ka sa isang life insurance, HMO, o sa isang healthcare. Ayan, okay? So 2,000, sabihin na natin, example 2,500 per month yung binabayaran mo dito. So in case na may mangyaring masama sa'yo, in case na naaksidente ka at napuruhan, you know, namatay ka ng maaga, so ang mangyari, yung 30,000 savings mo ay kulang pa yan sa pamilya na iniwan mo. So kung meron kang life insurance, HMO, healthcare, ayan, kung meron kang ito, sabihin natin meron kang life insurance, kung sakaling yun nga nangyari sa holder, so namatay yung isang holder, yung pamilya na iniwan niya, meron makukuhang siguro minimum is 1 million. Ganun po yung katindi ang power of life insurance. Okay? Yun yung minimize your money. So inaano natin, alam mo yun, yung mga unexpected na pangyayari sa buhay natin. So tatlo lang yung pwedeng mangyari sa buhay natin eh. Ito yung what if we live, what if we die too soon. So sino yung, paano yung pamilya natin, okay? Tapos what if magkasakit tayo, so saan tayo kukuha ng pang-hospital? So kung meron kang healthcare, so hindi mo na kailangang bawasan yung savings. Kasi meron kang healthcare na meron kang annual health benefit na na makukuha. So healthcare company yung magbabayad doon. Okay? So pangtatlo is yan, what if you live longer? So merong sa HMO, meron siyang life insurance. Life insurance, healthcare at investment. Mamaya explain ko yan sa inyo. Okay? So maximize. Dito sa maximize is to grow your money para malaman natin. Ito yung investment, baga. Investment. Ito yung investment. So, may dalawang risk na pag-i-invest. May conservative, may aggressive. Conservative, ito yung low risk, low return. So, maliit lang yung risk niya, maliit lang din yung return. Sa bangko is 4% per year. So, maliit nga lang yan. Sa Banfan, 8% per year. Sa Impito, yung pag-ibig, 7% per year. So kung i-invest mo yan sa mutual fund o stock market, rates na parang, ito yung real estate na nasa stock market din. Sa cryptocurrency, siguro mas malaki-laki ang risk nito. So 12% yung nilagay ko dito. Ito yung mutual fund stock market rates. 12% per year po yan. So, malaki yung risk, malaki din yung return. So, dito, pag mag-invest tayo dito, ito yung pang long term. Halimbawa, meron ka nang birang pang savings mo. So, dapat invest mo siya dito sa stock market o mutual fund. Excuse. Depende kung ano yung goal mo. Okay? So, example, ganito yon. Rule of 72, power of compounding interest. Ayan, sa mga hindi pa nakakaalam, yung power of compounding interest, ito yung kapag kumita na yung pera mo, tapos yung interest nun ay, kikita din kapag i-invest mo siya sa stock market o mutual fund. Ganun yan, the interest ng interest ng interest ng interest. Yun yung power of compounding interest. Kaya, mas lalong lumalaki yung pira mo sa stock market o sa mutual fund. So, katulad nito, sa bangko,
Roll of 72, ang sabi dito sa roll, ang rolls of 72, dito mo malalaman kung ilang years lalago yung pera mo, ilang years magdoble yung pera mo. So roll of 72, so kung nag-invest ka sa bangko, nilagay mo yung pera mo sa bangko, 4% per year. So 18 years mabago madoble yung pera mo. Dito sa example nito, sa nung 29 years old siya, nag-save siya ng 100,000 pesos. So after 18 years, naging 200. After 18 years ulit, naging 400,000. So dito sa kabila, ito yung bond fund. So bond fund is 8% per year. So 9 years magdodoble yung pera mo. So 29 years old, 100,000. So pag edad niya ng 65, meron siyang 1,600,000. So ayos na rin, di ba? So kung mag-invest ka sa stock market, 12% per year, after 6 years magdouble yun yung pera mo, magdouble your money. So 29 years old, so meron siyang 100,000 nilagay niya sa stock market. Pag edad niya ng 65, pag retired niya ay meron siyang 6,400,000. So anong nangyari? Dito sa bangko, kapag ikaw ay mag-save ng pera sa bangko, yung pera mo ay ini-invest din nila yan dito sa bond fund o sa mutual fund. So kung ikaw ay mag-save sa bangko, dapat emergency fund lang. Okay, wala naman masama mag-save sa bangko. Depende na kasi sa tao yan. Kung ikaw ay matanda na talaga at for example 65 years old ka na, so hindi ka na makaantay ng after 6 years or 10 years. Kasi itong bond fund or stock market mutual fund ay pang long term po ito. Mag-invest kasi yung return niya is 9 years or 6 years. Kailangan mong mag-antay ng 9 years, 5 years to 20 years. 9 years to 10 years to 20 years. Mga ganun po. Dapat long term para sa retirement mo. Or pwede rin gamitin mo itong educational fund. Mag-invest ka para sa pampaaral ng anak mo. For example, 5 years old pa lang siya. So mag-invest ka kahit magkano, 1,000, 5,000 per month. At least pag nasa tamang edad na siya, pwede mo nang i-turn over sa kanya, ilipat sa kanya yung ano, account niya. Para ang purpose noon is meron siyang magastos pagdating ng college niya. Okay? So may naiintindihan po ba tayo? Are you getting this, guys? So next, so there are only 3 things na pwedeng mangyari sa buhay natin. What if we live longer? What if we get sick? Diba? So are you financially prepared? So ready ba kayo kung sakaling mangyari sa inyo yan? So ito yung ano, alarming health realities. Maraming mga Pilipino ang hindi nag-iipon para sa kanilang medical needs. Hindi nila pinag-ipunan yung retirement nila. Alam natin na pag mag-retire na tayo, doon na tayo makaramdam ng mga sakit. So, kung wala kang ipon, wala kang pang medical pambayad sa gamot mo. Okay. Walang traditional healthcare cover ang matatanda na nasa edad 61 up. So yun yung mga nung dati pa, walang traditional healthcare cover. Okay? Medical costs sa Pilipinas ay nagdouble every 6 to 8 years. Yan, mas lalong nagmamahal kung wala kang pera. So kung aasa ka lang sa is mo, pambili mo lang ng gamot yun, di ba? So siguro kasya lang yun sa pagkain mo. So ang private na hospital ay hindi ka tatanggapin kung wala kang pang down payment or deposit. So kung meron ka namang HMO, di ba? Kung meron kang healthcare,
So automatic na kasi yung healthcare kasi HMO company, hindi mo na kailangan mag-down payment o mag-deposit kasi si HMO na at yung hospital magsisettle doon. So pakita mo lang yung HMO card mo, tapos yun, tatanggapin ka na ng hospital. So kung wala ka nun, wala kang pound down payment, wala kang down deposit, pupunta ka sa private hospital, hindi ka tatanggapin. Okay, kung ikaw ay OFW or employee, meron kang health benefits. Kung OFW ka, meron tayong health care dito. Meron tayong health benefits. So, pero, pag mag-resign na tayo sa isang kumpanya, hindi natin dala yung health benefits na yan. So, 45% become dependent on their children or relatives. Yung iba, binibinta ang mga properties or mangungutang for medical needs during retirement. So, dahil hindi nga sila nakapaghanda, so, nagdepende na lang sila sa mga anak nila. Ang iba naman, meron akong mga kilala na pagkatapos nilang mag-retire, pagkatapos nilang magpakahirap sa ibang bansa, nakatapos naman ng pag-aaral yung mga anak nila, umuwi siya sa Pilipinas, wala siyang ipon, tapos ngayon, umaasa na lang siya sa anak niya. So, kung ginawa niya ay nag-ipon siya para sa sarili niya, hindi siya maging pabigat doon sa mga anak niya. Di ba? So, ayaw nating maging pabigat sa mga anak natin kung sakaling, di ba? Ayaw nating maging pabigat sa kanila kung sakaling matanda na. Sana hindi mangyari sa atin. Ganun. So, 20% are forced to continue working kahit matanda na ay nagtatrabaho pa rin. Majority ng personal bankruptcy ay dahil sa medical class crisis. So, who will provide for your healthcare during your retirement years? Yan yung tanong. Pag-retired mo, so, asa ka na lang ba sa mga anak mo o sa pamilya mo? Okay. So, ito pa yung S-Corp. So, habang bata pa tayo, dapat ay meron tayong savings at investment. At kailangan buwan-buwan o every sahod natin, sweldo natin ay mag-i-invest tayo, magsisave tayo para pagdating ng retirement age natin or mag-save tayo para sa mga anak natin. Di ba? After 20 years siguro o 15 years na pagsisave natin, siguro enough na yun para makabayad ni sila, makatapos sila ng pag-aaral sa college. Kung sakaling in-invest mo sa stock market o mutual fund. Yan. So, dapat mag-save at mag-invest tayo para sa ating retirement o kung ano yung goal. So, habang bata pa tayo, marami tayong responsibility sa buhay. Ito yung pagkain, shelter, clothing, tapos education, yan. Nagsisave tayo para sa education at sa kalusugan natin. So, at nagbabayad tayo sa mga utang. At yan. Nagpakahirap tayo magtrabaho para kumita. So, pag matanda na tayo, meron pa rin tayong responsibility, pero sakaling nakapagtapos, matanda na tayo, malaki na rin mga anak natin, wala nang, di ba, napaghandaan mo yung education nila, so nabawasan yung responsibilidad mo dito, at ito na, food, shelter, clothing, and health, debris, at money working for you na pag matanda ka. So what if naman, you die early. So, what if habang nagsisave ka, nag-i-invest ka, nag-iipon ka para sa kalusugan mo, para sa retirement mo, at bigla kang kinuha ni Lord. So, dapat meron kang life insurance, income replacement, kumbaga merong pera na makukuha yung pamilya mo. So, what if naman, if you live longer, so mahaba-haba yung buhay mo, aabot ka ng 91 years old, o 100 years old, so, sabihin natin 75 years old. So, dapat meron kang long-term care at investment. Okay? Long-term care, ito yung mamaya, investment,
ito yung money working for you. Long-term care, ito yung merong mag-aalaga sa'yo. So, ito yung building a solid financial foundation. So, nabanggit ko kanina na yung iba naman, ginagawa nila na pagdating ng sweldo, nag-i-invest agad sila. So, which is, kailangan mo munang magkaroon ng healthcare. Kailangan mo mag-build, kailangan mo, para magkaroon ka ng solid financial foundation, ito pala yung mga kailangan natin. Una is healthcare, long-term care and short-term. Meron ka rin life insurance, income protection, income replacement po yun. Wala na tayong utang. At magkakaroon tayo ng emergency fund at investment. At dito, ang challenge kasi dito is paano natin i-build yung solid financial foundation natin. So, what if meron palang isang product na meron na siyang healthcare, life insurance, at investment. So, okay ba yan? So, hindi na tayo mga mahihirapan pang mag-save isa-isa para sa healthcare. Bibili tayo ng insurance at mag-invest. So, sa isang product lang, 3-in-1 na siya. Okay? Ito yung Kaiser Ultimate Health Builder. So, provide total solution to your healthcare, investment, and life insurance needs in 3-in-1 product. So, itong si, ano, the complete financial plan. So, itong the complete financial plan, what if we die too soon? Who will take care of your family? So, dapat meron kang life insurance, instant money, kumbaga. Meron silang instant money na makukuha. So, minimum yung makukuha nila ay 1 million kung sakaling ma-aksidente ka. So, what if naman is you live longer? Who will take care of me? Yan na yung meron kang money working for you dahil meron kang investment at long-term care. So, yun yung mag-alaga sa'yo. So, 3 major financial needs to complete your financial picture. So, merong investment. So, 3 major financial needs to complete your financial picture is the investment, life insurance, at healthcare. So, how Kaiser long-term care works? So, ito na po yung product na 3-in-1. So, sa example na ito, si Ultimate Kaiser ay Plan 100. So, marami tayong plan na pwede nyong pagpilian. So, sa example na ito, ay i-explain ko sa inyo yung K100 yung example natin. So, long-term care is 100,000. Contract price is 411,750. So, ito yung mode of payment. Ito yung ano klase ng pagbabayad. Pwede siya monthly, quarterly, semi-annual, annual. So, 5,882 per month. Itong si Kaiser, meron na siyang tatlong paraan kung paano tayo mag-save. Una is meron tayong accumulation, waiting period, at ito yung long-term period. So, una, ito yung startup accumulation period. For example, in this example, guys, nagsimula si Juan de la Cruz mag-save ng Kaiser sa edad na 22 years old. So, mula 22 years old hanggang 29 ay magbabayad siya ng 5,882. Bali, 7 years po lang siya magsisave, okay, or mag-invest dito sa Kaiser. So, ito yung healthcare benefits habang nagbabayad siya. Si Juan de la Cruz habang nagbabayad siya, so every year meron siyang yearly physical examination benefits, dental benefits, waiver of installment due to death or credit life. For example, dito habang nag-save siya, habang nag-invest siya sa Kaiser, at na-accidente siya or namatay, so, bali, wala na siyang babayaran dito. Mawi-waive na yung plan niya at matatransfer doon sa
beneficiary niya. So bali hindi na magbabayad o bali bayad na itong plan niya hanggang 7 years. Okay? So matatransfer 'yon sa anak niya at sa anak niya or sa beneficiary niya at meron pa makuha na life insurance. Waiver of installment due to disability. Kung inaksidente lang at may nangyaring masama, mawi-waive lang yung plan. So, wala na siyang babayaran dahil wala na siyang income, wala na siyang trabaho. Ang nangyari ay ayun, ang ginawa ni Kaiser ay mawawalan, ang gagawin ni Kaiser ay bali ma-fully paid na yung plan niya. Okay? So, basic medical benefits. Ayan. Member's choice of room and board, 1,000 per day. And yearly benefit limit na 60,000. So, itong yearly benefit limit na 60,000, mula sa first year, second year, third year, fourth year, fifth year, sixth year of savings mo, ayan, sa first year, meron kang 60,000. Sa plan 100 yan na, 60,000 pesos health benefit. Kung sakaling ma-hospital ka dito, so meron kang benefit limit na 60,000. Okay? Mula sa every year na to. Okay? So next, ito yung a start of accumulation period. Ibig sabihin, ayan na, yan pala yung kanina. Pagkatapos mong bayaran, di ba, fully paid ka na after 7 years, makakatanggap ka ng certificate of full payment. At makakatanggap ka rin ng itong visa. So, pagkatapos mong magbayad, after 8 years to 20 years na yan, okay, ito yung waiting period. Ito yung waiting period. Ang mangyayari, yung pera na na-save mo doon, dito mag-i-start lumalaki o lumalago. So, dahil yan sa ini-invest nila yung pera mo doon sa mutual fund or stock market. Kaya magkakaroon ka dito ng 10% per month, projected na income ay magkaroon ka ng 10% interest per year. Per year po 'yan. Okay? So meron kang benefit na term life insurance, term life from accumulation until the 28th year. Ayan. So, mula sa first year to 20th year, meron kang life insurance. So, accidental health benefits, dismemberment, and accumulation until the 20th year. Yun. Kung ma-accidente ka, di ba, mamatay, so, meron ka pa rin life insurance. Term life accumulation until, ito pala yun, term life from accumulation until 20th year. So, meron kang, lumalago na yung pera mo dito. Simula 8th year. So, lifetime network access over 500 hospital, so more than 500 hospital na and over 1,000 doctors. As long as you have funds. So, itong total accumulated annuals, ito yung makukuha mo after ng waiting period. Pag matured na yung pera mo, yan, the total accumulated annuals health benefit is 269,750. Okay. Itong 269 na to, kapag hindi mo nagamit itong mula sa 8th year to 28th year, so yung total accumulated health
benefit, ito na yung total na yun, 269,750. Long term curve benefit, ito yung plan mo. K100, so meron kang 100,000. Long term curve bonus, so itong long term curve bonus, ito yung binayaran mo noong first year to seventh year. Okay, so di ba ito yung contract price, 411,750. So ang nangyari dito, binalik ni Kaiser ang 85% na yung savings kung hindi ka nagkasakit. Okay, ulitin ko, kapag hindi ka nagkasakit mula noon sa first year to seventh year of saving, first year to seventh year of accumulation, ay bibigyan ibabalik sa iyo ang 85%. Okay? So additional term care bonus. Ito yung kung hindi ka talaga nagkasakit, hindi mo nagamit yung healthcare mo, di ka na hospital, so ito yung meron kang additional term care bonus. So yung total na makukuha mo after sa edad na 42 years old, si example natin si Juan, natapos niya at the age of 42, yung total makuha niya is 1,166,169. So merong apat na option na pwede niyang gawin. Una is continue lang niya yung life insurance at health benefits. Pangalawa, i-continue niya yung health benefits with yearly increment annual withdrawal of the yearly increment earned. So dito sa number 2, interest lang yung kukunin niya. So interest ng 1 million, interest ng maturity value, yun yung wi-withdrawin niya. So partial withdrawal of up to 50% of the total health benefits. So ito yung okay, so option number 4, full withdrawal of total health benefits. So ibig sabihin, pwede mong withdrawin itong 1,166,000, itong total maturity value. Pwede mo yung withdrawin pero wala ka ng benefits sa Kaiser. Okay. So after ng kung sakali dahil itong si Juan, example, 42 years old, nag-matured yung plan niya. So, kung gusto niyang i-extend yung kung gusto pa niyang mag-ano, hayaan lang yung pera sa Kaiser. Gusto pa niyang i-invest yung pera niya sa Kaiser. So kasi bata pa siya. Okay, ito yung start of long-term care period. So, okay, dito nagsisimula yung long-term care period. Okay, so extended benefit balance when the member reaches age 65. So, for example, tinuloy lang niya yung 1 million niya. Itong total accumulated benefits with bonus, tinuloy lang niya, wala siyang binawas. Nayaan lang niya. Sa edad niya ng 60 years old, yung total accumulated na yan ay magiging 6 million na yan, 6,483,800. Tapos meron siyang yearly lifetime health care at age 60, meron siyang 648,380. So ito na yung living on interest yung sinasabi. So money working for you, pwede nang i-withdrawin niya to. Ito na yung pera niya every year na matatanggap niya. Okay? So, pwede niya itong withdrawin every year. Okay? Tapos, kung hayaan lang niya itong total accumulated benefits, itong 648 until 65, itong 6 million, hayaan lang niya hanggang mag-edad siya ng 65. Ulitin ko ha. So, nung edad niya ng 60, okay, pag edad niya ng 60, itong 1 million niya,
magiging 6,483,000. Bakit? Kasi ni-invest na yan, ni-invest pa rin yan sa mutual fund at stock market. Patuloy pa rin yung interest niya. Every year may interest, kaya umabot siya ng 6 million. Tapos hayaan lang niya yung pera niya, yung 6 million niya, hinayaan pa rin niya hanggang kung edad niya ng 65. So meron siyang 10 million. So nagsimula siya ng 22 years old. Okay? So kung mas bata ka na, kapag save ka nung bata ka pa, so mas malaki yung return. Kaya nga kung matanda ka na, mas maliit din yung maliit yung makukuha mo. So depende yan sa edad. Mamaya ipakita ko sa inyo. Tapos meron siyang yearly lifetime healthcare at age of 60. Ito na yung yearly pera niya every year. Okay? Meron siyang 1 million every year. So ito, so para mag-create ng quotation, kung gusto niyo malaman kung magkano, palitan lang natin. Gusto niyo malaman kung paano mag-create ng quotation, so sundan lang natin si Juan. Tapos Dila. Tapos Cruz. Ayan, click lang yung create quote. Ayan. Tapos mapupunta kayo dito. So ito yung Kaiser plan K100. Ito yung contract price. So ito yung benefits, makikita mo dito lahat, pwede mong basahin yan. Okay, tapos ito yung terms of payment, monthly, quarterly, semi-annual, annual, spot cash. Itong spot cash ay magkakaroon ka ng discount. Ito yung contract price na 411,750. Pag mag-spot cash ka, meron kang babayaran mo lang is 372,000 na higit. Tapos meron din yung policy fee 500 per year for 7 years. So every year magbabayad ka ng, magdagdag ka ng 500 pesos. So example dito sa 5,882 plus 500 kapag nag-start ka magbayad ng Kaiser mo. Ayan. So mababasa mo dito lahat ng mga benefits na makukuha mo. Long term care, term insurance. Ayan. Ito yung term insurance. If ever na may mangyaring masama sa'yo, kung na-aksidente ka, tudublihin ni Kaiser yung term insurance mo. Okay? So, insured ka for 20 years. If you died during 20-year period, your beneficiary will receive this amount. Yan. Tudublihin niya yan. Kung aksidente ha. So, annual benefit limit, 60,000 yun. Tapos room and board, kung nasa private ka, makapili ka ng kwarto kung magkano yung per room. Meron kang 1,000 per day. Okay. Tapos ito, saan yung after 20 years, ayan, long-term care benefit at maturity, at the end of 20 years, you can withdraw this amount or retain with Kaiser. Ito yun. Okay, sa edad ng 60 years, so diyan nakasulat yan dito. Tapos ito yung annual lifetime care, may 10% interest. Ayan. Tapos sa edad ng 65, okay, edad ng 65, meron ka ng 2 million. So, hayaan mo lang hanggang 80. So, meron ka ng 10 million. Ayun, guys. So, kung gusto nyong palitan, kung gusto nyong mas malaki
meron yan hanggang 1 million. Tapos pinakababa is 45K, depende sa edad nyo. So in case K45 yung pipiliin nyo, click nyo lang compute code. At tapos, ayan, ito yung contract price. Tapos ito yung spot cash. Ito yung monthly nyo. Tapos annual, ito yung 26. So ito yung marireceive nyo ng mga benefits. So mababasa nyo, meron din silang disclaimer dito. Okay, kung gusto nyo yung mas mataas sa K1 na case, sabihin K50. So K50, ayan. So yan, 2,941 yung monthly mo. So kung gusto mo naman ay K60, yan, K60, so 247, tapos spot cash 225, 3,500 plus yung monthly mo. So kung gusto nyo yung i-check lahat, gusto nyo i-check yan isa-isa, kung saan yung, kung magkano yung gusto nyo makuha after 20 years, pwede kayong magbase dito. Palitan nyo na lang yung plan na gusto nyo. Okay. Okay, so balik tayo dun sa presentation natin. So ito yung ano, case study. Si Venus, isa siya sa financial advocate of IMG. And also an investor who is a single mother of two children. Itong si Venus, namatay siya noong May 2016 sa car accident. Meron siyang dalawang anak na nag-aaral sa high school. Sabi ni Sanito, entrusting your financial future with our ever dependable health savings company Kaiser International Health Group, thus leaving a fortune for your orphaned children. Okay, ang nangyari, kakabayad lang ni Venus, di ba? Ito yung ano, case study, what if we die early, di ba? Si Venus, kakabayad lang niya 2 weeks prior to the accident, she started investing and got Kaiser long-term care product. Di ba? Kakabayad lang niya ng 1 month premium niya. So na-accidente siya. So hindi natin yun, hindi natin alam kung hanggang saan tayo, di ba? Kung bukas buhay pa ba tayo o aabot pa tayo ng 50 years old o ganyan. So at least itong si Venus, nakapag-invest na siya bago na aksidente. So leaving her 2 kids with almost 1 million instant cash na magagamit nila their tuition fee and day-to-day needs. And her 2 kids will receive another cash lump sum on the maturity kasi na-transfer na yung plan ni Venus doon sa dalawa niyang anak. Okay? So remember, if a child, spouse, or a parent depends on you and your income, you need life protection. Then, okay, are we getting this, guys? Na kung ikaw yung breadwinner ng family mo, sa'yo lang sila umaasa. If may mangyaring masama sa'yo, so dapat meron kang life protection. Okay? So, I have a friend namatay yung papa niya, nahulog sa building, nagtrabaho sa construction. So nung namatay yung papa niya, yung kaibigan ko, siya yung nagtuloy na parang sa kanya na napunta yung responsibilidad niya bilang isang responsibilidad ng kanyang ama. So siya yung nagbibigay sustento sa kanyang ina at sa mga kapatid niya. So if yung papa niya ay mayroong life protection, mayroong life insurance, so kaya nilang buhayin yung kaya nilang
kaya niyang mag-aral sa college, kaya niyang bayaran yung utang nila, di ba? So if ever na wala, kasi wala talaga parang doon sa amin, hindi uso yung life insurance, hindi kami na hindi parang hindi sa amin na i-share yung life insurance na yun, yung healthcare na yun. O di kawawa yung ano, kawawa yung pamilya na naiwan. Okay. And what if naman we live longer? So itong si Lorenzo, sabi niya 91 years old namatay yung lola niya. This is one of the major challenges in life if we live too long. 'Di ba? Kung wala kang ano, wala kang healthcare, tapos aasa ka lang dun sa mga anak mo, so mauubos talaga yung savings mo, investment mo, at saka mahirap maging pabigat sa anak mo, 'di ba? Kung wala kang healthcare. So, worse, you will become a burden to your children, family, and relatives. Kasi kung hindi mo pinaghandaan yung retirement mo, wala kang healthcare, wala kang long-term care, so talagang aasa ka lang sa mga anak mo at family mo. So, sabi ni Lorenzo, 7,500 daily yung nagastos nila. Hindi ba kasama yung bawat room charge, di ba? Doctor fees and other medicine. So, as per Lorenzo, her grandson, they already spent millions of pesos and had liquidated some properties just to pay the hospital bills. Good thing, her lola has 9 kids to help her. Buti na lang, marami siyang anak. So, yan. This doesn't have to be your story when you grow old. Sana hindi mangyari sa atin to pag tanda natin. Okay. So, saan gusto mo dito? Ma-admit ka dito sa ward area o dito ka sa suite room? Siyempre, gusto natin sa suite room. Kasi pwede makapag-visit yung pamilya natin. Diba? Maganda yung tahimik. Diba? Makapagpahinga ka ng maayos. At saka, yan. Pag dito ka sa ward area, wala kang choice. Kung wala kang healthcare, wala kang healthcare program, wala kang Kaiser, wala kang healthcare funds, wala kang choice kundi dito ka. Dito ka sa public area. Kung gusto mo, dito ka sa suite room kung meron kang healthcare funds at meron kang healthcare program. Okay? If you don't have a healthcare program and healthcare funds, you don't have a choice. So guys, ganito po yung to jumpstart building your financial education. So nalaman natin na dapat meron tayong healthcare, long-term care and short-term care para pagtanda natin, merong mag-aalaga sa atin, di ba? Okay, so life insurance, meron tayong income life protection. Meron tayong income replacement, instant money para sa maiiwan natin na pamilya in case na if we die early. So dito ma-eliminate na rin ang utang natin sa yan. Tapos meron na rin tayong emergency funds. Okay? Tapos meron na rin tayong investment. Kasi dito sa Kaiser, meron ng healthcare, meron ng life insurance, at meron pang investment. Okay, like building a house, you must build from ground up. Okay guys, so start investing in Kaiser now. Ilagay ko lang yung link nasa ibaba para mag-start na kayo ng inyong Kaiser. So congratulations, maraming salamat po sa mga nakinig at nanood ng aking video na ito. Sana malaking tulong ito sa inyo para magkaroon kayo ng peace of mind para pagtandaan nyo, pag-retire nyo, meron na kayong pera at hindi nyo na kailangan umasa pa sa mga anak ninyo. Okay guys, so maraming salamat. Kung
Don't forget po to subscribe na lang my channel. Thank you and God bless.